balik tayo sa intimate scenes, Michelle. Bago nyo ginawa yun ni Jeric, nagkaroon kayo ng intimate workshop? Actually, yeah. Sensuality sensuality ang tawag na workshop. Meron kayo. Sensuality level 1. Because... Wow, level 1. Ano ang level 1? Kasi... para lang ma-educate ang mga readers natin, no? There are different levels kasi ng mga sensual workshops, no? So sa amin naman, since naman ang aming ginagawa ay for TV at hindi naman kami gumagawa ng mga movies na yung erotic, 'di ba, yung ganyan, we don't need to do those workshops na beyond level 1, 'di ba? And with the guidance din naman of Direk Hill and Mark, yung acting coach. Kasi nga, it's so hard kapag, actually, yung simula, magkalayo kaming nakaupo ng upuan. So, okay, yun yung so gusto nilang... Okay, so sabi mo, kanila lang, one. Binanggit mo na merong insinuate na yes, you were giving him. Insinuation. Okay. Insinuation. Level 1 pa rin yan. Level 1 pa rin yan. Because walang touching ng private parts. Okay. Diba? Walang pero, touching ng private parts. Pero, how did you feel? Eksena yung kinuha na yun nga. Well, syempre, di ba, first of all, maraming tao magkakaroon ng iba't ibang opinion, di ba? Yung para sa akin, malinis ang konsensya ko because what I'm doing is part of my work and obligation as an actor. Di ba? Yun yung hinihingi ng role, yun ang hinihingi ng eksena, hindi siya basta-basta ginawa. Hindi lang siya basta out of the blue na dinagdag. Di ba? Yung, kumbaga, itong weeks 1 to 4, it was not part of a revision. Lahat ito talagang nakaset na siya. Ready for us to portray and ready for us to take. At hindi ka nag-alinlangan? No. Hindi ka Because pagka itong mga eksena ang ginagawa namin, they limit the size of the production people inside. Okay. So sabihin natin, ang mga andun lang is cameraman, audio man, and the directors. Wala ko kung anong size. No. Limit the size! Kaya talaga. No. Honestly speaking, I haven't kahit na i-brush, no. Wala kasi level 1. Anong level mo kaya, Shay? Hanggang level 1 muna sa ngayon. Let's see how we actually... Paano to tanggapin ng tao, di ba? Paano nila i-digest na yung dating child star na naging matured star na ngayon, di ba? Ay tatanggapin pa rin nila, di ba? Because I would like to go full circle on my career. Yeah. But with ano naman, kahit paano, with my clothes on pa rin. You said, Michelle, kanina na parang tinanggihan mo na. Actually, yes. Diba? Tinanggihan ko siya. Umay ka ulit. I reconsidered. Anong iba yun, iba naman yung outright tinanggihan mo na sabi ko kung pwede pass muna, 'di ba? Yung bang give me time to think about to this. Okay. You think about this. Ano ba yung so what pros and cons? What convinced you finally? Tita Reggie ba kinausap ko, niligawan ka? No. What convinced me is ang ganda sabi nila ng role ni Veron. Sobrang ganda ng role and it's an acting challenge for you. As an actress, di ba, you would like to better yourself in all the things you're doing. Especially, it's been a while after I've done TV. And if I'm going to do something, might as well be recognized for it. Or kahit pa paano man lang, mag-level up man lang yung ginawa ko. Saan ka natakot, Michelle? Di ba, yung intimate scenes. But then, come to think of it, wag na tayong magpaka-ipokrita tayong lahat, di ba? It's part of human nature to be sensual, to be sexual. Di ba, yun eh. And at my age, come on now, di ba? There are people who do it outside of work. Not even for work, di ba? Willingly. Aggressively, di ba? And passionately. At saka uso siya ngayon, yung mga May December. Hindi dahil siguro sa uso, kundi kahit pa paano, it's an acting challenge and at the same time, magkaagaw, di ba? Kumbaga, it's the first time for me to portray a role outside of my comfort zone. Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa inyo na it's a challenge na I have to take up and try to show people by doing it or expressing it sa viewers natin na nagawa ko with flying colors. Yes. Che, yung kissing scenes niyo ni Jeric, parang hindi lang basta parang laplapan level. Talagang laplapan level talaga siya, di ba? Pero one thing naman that I've learned with kissing scenes since the time I started doing kissing scenes with sila,
Director Joel Amangan, it's just an open mouth lang talaga. I don't really do tongue. Alam mo ibig sabihin? Iba na yun pag may tongue. Iba nang may tongue, di ba? Pero thank you na pati kayo. You think it's hot. Diba? Oo, hello. May pabakli mo dating. Ganon? May pahigo. May pahigo? Hindi ko alam. Check, kamusta si Jeric? Kamusta si Jeric sa ganong klaseng eksena? Nakita niyo naman yung performance niya, diba? It's not only me naman. Ikaw mismo naka-partner. Paano siya sa ganong ka-sensitive na scene? Nadala ba siya? Actually, in the beginning talagang sobrang nine-nervous. Nakikita ko at saka nararamdaman ko nanginginig. Diba? Pero, after nung aming workshop, kahit papano, nagkaroon na siya ng confidence. Plus, yung ano times kasi pagsasabihin niya na nakabahan ako, ka-excel ako si Misha. Ayoko ma-feel niya na siya laging kinakabahan. That's why I told you kanina, di ba? I was very open about it na I still do get stage frights at this kind of level. Na kahit sabihin niya ng accomplished, marami ng accolades, recognitions, nominations, it's still different when you're actually acting with a younger. Oo, kaya eh. Younger and more up-and-coming star, di ba? But for me naman, ang nakaka-impress naman, yung alam kong nag-e-effort siya to learn. They get carried away. Naramdaman mo ba? During the workshops, di ba, the reason why we're doing workshops with the assistance of our director and our acting coach is para wala kaming ganong klaseng problema na may encounter na nadadala. Because there are times na pag wala talagang nag-assist sa inyo na marunong, diba? Nakakadala talaga. Well, it's normal, diba? It's normal na nakakadala, but you know, this is work for us and kahit paano gusto pa rin namin magkaroon ng respeto sa isa't isa. So may pagkakaiba ba siya? Yung kahalikan mo is a younger guy. How old is ano ba? Kasi meron din naman kaming, although may kissing scene din kami dito ni Alfred, no? It wasn't as intense. Dito sa mga hiningi eksena ng ano nasa amin dalawa ni Jerry, yes. No? So maraming salamat naman na kahit papaano naman itong taong ito, itong artistang ito, willing naman siya to learn also from me, and I'm also willing to learn from the younger naman, 'di ba? Group of actors. At kahit papaano naman working with Clea and the likes of sila Jeric gives me joy naman kasi kahit papaano nakaka-energize lalo na pag nagkahalakhakan sila sa set. Kasi pag madaling araw na, nakaka-energize naman. But sometimes kasi sa demands din naman ng breakdown ko na eksena na gagawin ko. Na una, di ba, yung puro mga intense scenes, fight scenes, confrontation, puro iyakan, sigawan, ganyan. Nakakahapo talaga siya. So pagka naririnig ko na humahalakhak si Clea, talagang it enlightens me. It lightens up my spirit, di ba? Na sinasabi ko sa kanya, Clea, alam mo, ang sarap-sarap mong tumawa. O yun, diba, with sunshine good. Na talagang balik kayo sa mga sampalang umaatikabo. No, ako naman, I do make, I open up conversations with Sunshine para naman mawala naman din yung pressure namin sa isa't isa. And I'm very thankful naman that she sees na ate siya is a professional. Like, in one of her interviews, yun naman yung mga sinabi niya sa akin na tahimik lang siya pag nasa set, pero kalog din siya, ganun. So, right assessment naman yun sa akin. Because if I really don't need to do anything, I would just rest and sleep. Diba? Magpapahinga na lang ako. Kasi yung energy ko na dapat ilagay ko dun sa trabaho ko, ay ibigay ko dun sa labas ng trabaho ko. Pero marami kayong mga ganun. Marami. At hindi lang yon, meron pa yung mauhulog ako sa swimming pool na itutulak niya ako. Tapos nang sasagipin naman ako ni Jeric. Wow! Tapos na yun. Ay, fountain, bukod pa yun. Meron, may double naman. So salamat naman sa mga double. Kasi ngayon siya yung naaargabyado sa akin. So darating na yung time na siya naman yung aargabyaduhin ko. Kasi palaban din naman dito si Laura. Which is maganda rin kasi, believe it or not, sa panahon ngayon, wala na sigurong sobrang martir, di ba? Mm-hmm. Dinabaril na yung sila. Kahit nga mga maids, di ba? Exactly. So, di ba, mas maganda nga yung parehong palaban at isa pa, kahit paano, they're recognizing women empowerment with the likes of Clea.
with the likes of Sunshine's role and my role dito sa ano, dito sa Magkagaw. Ate Mir, dito sa Magkagaw. Oo nga eh.